Hello mga idol, what's up? So silipin muna natin yung mga baboy natin. Ayan. Ha? Ayan, sabi ng nanay ko, tumakaw daw. Tumakaw daw silang kumain. So ayan, lalaki na nila guys. Pero itong video na to ay hindi para dyan sa mga baboy natin, ano, kundi para dito sa ating shop ng motor na dinudugo, mga boss. Ito siya. Ayan. So siguro meron na tong mahigit isang linggo na ganito, pero malala siya ngayon dahil talagang ubos na yung langis. Pero may good news naman mga idol, kasi dumating na yung order natin sa Shopee na shop. Mas mababa siya, 300 mm. Ito kasing stock mga idol, 330 mm ito. Eh wala na akong ibang makita. Kung bibili naman kasi ako ng stock na shock sa Yamaha, eh, napakamahal naman, 1,600. Pero 2 to 3 months mo pa siyang hihintayin. So napakatagal mga idol. Kaya ang ginawa ko, nagtingin ako sa Shopee, at yung nakita kong pinakamura ay nagkakahalaga lang naman ng kulang 700. 682 yata yun. So ito mga idol, papakita ko sa inyo. Yun! Ayan, so ito siya mga idol. Ito siya yung shock na nabili natin. And 683 pala siya. Ano pa bang inaantay natin? Hindi, buksan na natin para makita na natin kung ano yung tsura. Ito na mga idol yung gunting natin. Ito siya mga idol. Hero yung brand. Bali, ang ginawa ko pala is ano, silver. So, ito na kasi yung pinakamura na nakita ko sa Shopee. Uy, nakasama pang sticker. Ito sticker niya mga idol. So, pagdating naman sa itsura mga boss, mga idol, eh, maganda siya. Sisiling sisilap. Pero mababa siya, no? Yung isa pang problema kasi dito mga idol, naka big tire kasi ako, na naka 9080 kasi ako. Kung papansinin natin yung bilog niya, yung bilog nito eh mas maliit kumpara sa bilog na to. So ito siya mga idol, oh. Kung papansinin yung bilog, ano, parang sasayad, pero sana hindi. Eh di, ano pang ginagawa natin? Mapaklasin natin to mga idol, tapos tatry natin kung magpipit. So ayan mga idol, at magbabaklas muna tayo, ano. Ito na mga boss, bali nabaklas na natin lahat. Ngayon makikita na natin kung ito nga ba eh hindi tatama sa gulong. Kasi kung kukumpara natin dyan sa stock, hamaklaki ng bilog nito kumpara sa stock. So ito na mga boss. Ibabawa natin dito. Lagyan muna natin dito. Ilit muna natin sa baba bago natin ipitan din sa taas, para makita natin kung tatama o kung gaano kalaki yung clearance niya sa gulong, kasi mas malaki yung bilog. Mga idol, tignan natin yung clearance niya. Silipin natin. Naku, sayad. Ayun siya mga idol, oh. Halos gagabuhok lang yung clearance niya pala. Naku. Ayun, oh. Ay, sayad. Ayan siya mga boss, oh.
Meron yung parte na sumasayad, meron naman yung parte na wala. So ito siya mga boss, kailangan na kasi talaga nating palitan yung dati nating shock. Ito, kasi wala na talaga. Sira-sira na. So ito siya mga boss, yung review natin, no. Ay kabit na natin ng maayos. So ito ay Hero na shock. So ito mga idol, tatapusin ko na yung video dito. At so yun mga boss, salamat sa panonood. At kung di ka pa nakasubscribe, eh, subscribe mo na ako boss. Ayan. So salamat and peace. Bye! Hello mga idol. At ito na nga, pagkalipas ng isang linggo, isinwap ko na siya sa stock yung shock natin. Kasi yung katunayan talaga niyan, hindi talaga siya pasok sa 9080. Talagang sumasayad siya dito sa gulong. Pero may paraan naman doon mga idol para iwasan yung pagsayad. So yung iba ginagawa, ilalagyan ng washer dito sa loob. Pero kasi mas gusto kasi na stock, hindi ko nilagyan ng washer. So ginawa ko, sinwap ko na lang tong shock sa stock na shock. At ayan. So ayan mga idol, mas maganda talaga kapag ka-stock. So ayan mga idol, salamat sa inyong panonood. At yung katunayan talaga mga idol ha, hindi siya sakto dito sa 9080 na gulong. Talagang sasayad. So ayan mga idol, meron tayong bagong gulong, Chinkoberg. At ang masakit dyan mga idol ay nakurap yung video na ginawa ko para dito sa ating pagpapalit ng gulong. So ayan mga idol, salamat sa inyong panonood at peace. Alright.